Patuloy pa rin ang pagbisita ng ilan para silipin kung malinis na nga talaga ang Manila Bay. Narito ang unang balita ni Darlene Kai, live. Darlene? Good morning, Rhea. Bagamat hindi raw kasing dami noong mga nakarang araw, may mga nagpupunta pa rin dito sa Manila Bay para tignan kung talaga daw nagbago nga nyo na nga ito. Hanggat hindi natutuloy ang planong bakuran ng Manila Bay, may mga nagtutungo pa rin dito para mamasyal at tignan kung ano na ang pinagbago ng look. Isa sa kanila si Tina Angeles at kanyang pamilya na madaling araw pa lang ay nandito na. Isang taon na raw silang hindi nagagawi dito. Pero nang mabalitaan na mas maganda na raw ang Manila Bay, naisipan nilang mamasyal. Natutuwa raw siya dahil di hamak na mas malinis na ito kaysa sa kanyang natatandaan. Si Angie Zuniga naman na isang street sweeper, mas napagaan daw ang trabaho dahil di hamak na mas kakaunti na ang kailangan nilang ligpitin. Sa tatlong taon na raw niyang naglilinis dito, ngayon niya lang nakitang ganito kalinis ang Manila Bay. Pero di raw talaga maiiwasang may mga pasaway. Gaya na lang ng aming naabutan kanina na may mga ilan-ilang kalat sa baybayin. Hiling niya, sana raw ay maging simula na ito ng pagiging mas disiplinado ng lahat ng mamamasyal sa Manila Bay. May mga streamers na rin dito na nagsasabing bawal lumangoy o maligo sa Manila Bay. Marumi pa rin kasi ang tubig dito. Pero umaasa ang mga nakausap natin na ito na ang simula ng pagbabalik ng Manila Bay sa dati nitong ganda. Namasyal lang po. Titignan lang po namin yung ano yung sabi nga po, di ba malinis lang ako dito sa Manila Bay. Okay na ngayon kasi mga noon. Doon maraming basura. Ngayon, wala na siyang masyadong nakukuha basura. Kaya samantala, parami na ng parami yung mga nagsisidatingan dito para mamasyal at mag-ehersisyo. Yan muna ang latest mula dito sa Manila Bay. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Darlene Kai.